Hello! Kumusta kayo mga boss? What's up, what's up? It's me again, Delmar Pangilinan, ang yung friendly kabayan dito sa Oman. Don't mind the background, medyo magulo. So mga boss, meron ako nakitang video regarding sa Abs-Cbn. Nasabi dito ay may VIP treatment nga daw. Well, as per the news that I've seen, meron nga. So sabay-sabay nating panoorin itong news na galing kay Mr. Mike Abe. And you decide, and comment down below kung naniniwala ka. Meron nga ba or wala? Interview tayo ngayong umaga, pero bago po tayo sa ating mga interview, ito po ang akin lang uunahin kasi ho, unang-una ito po ay kailangan natin bantayan katulad ng dating sinasabi ko at marami pong interesado rito, hindi lang ho sa ating bansa, mga negosyante at lalo tigit ang ating mga OFW. Ito po ay may kaugnayan sa akin pong sariling opinion, interpretation at analysis dito ho at pananaw dito po sa nangyayari sa ating Kongreso. At binabanggit ko, sinasabi ko po rito sa programang ito at sa atin pong mga taga-subaybay sa umaga rin pong ito na meron pong VIP treatment. Masyadong VIP ang dating ng management o ng ABS-CBN sa ating Kongreso. Pag sinabing Kongreso, Philippine Congress, both Congress and Senate, ganito po yan, inyo pong pakinggan at ating hihimay-himayin. Una, noong pong nakarang hearing noong 26 ng Mayo, tinanong ni Mike Defensor, isa sa mga congressman, kung ano ang gusto ng ABS-CBN, renewal or bagong prangkisa, bagong batas? Abay, ang sagot po ni Mr. Katigbak, President and CEO, bahala na po yung aming sponsor dito. Pag sinabi pong sponsor, bahala na yung congressman. Ang tanong, bakit congressman ang bahala? Sila yung nag-a-apply, sila yung may kailangan. Bakit nga ipinasa sa congressman kung ano daw ang gusto? Kung renewal o bagong batas? So kakaiba yon. Okay. At mula po nung bumalik ang Kongreso noong Mayo 4 until now, kung hindi ako nagkakamali, 2 hanggang 3 congressman, masyadong concern, masyadong nakatutok sa frequency ng ABS-CBN. Ito po yon. Doon po sa CDO, Cease and Desist Order ng National Telecommunication, nakasaad po doon na anytime na na-receive, anumang oras na na-receive, noong Mayo 4 o Mayo 5 ng management ang CDO, automatic stop na. Automatic wala ng frequency. Dahil ang frequency po sa broadcast, pansamantala lang ibinibigay sa mayroong prangkisa. Pag walang prangkisa po yan, automatic kinukumpis ka na ng gobyerno. So ibig sabihin nito, walang karapatan ang ABS-CBN i-hold ang kanilang mga frequency. Automatic, i-take over yan ng NTC, ng national government, dahil pag-aari ng Estado. Ang tanong, bakit yung mga congressman masyadong concern dyan? Hindi dapat kayo ang concern dyan. Dapat ang concern dyan na sa mga frequency nila, yung taga-ABS-CBN. Isa na naman yan, na mukhang ang congressman ay masyadong nababahala sa kalagayan ng ABS. Okay? Ito pa ho yung isa. Na kung inyong sa tagal ko po, ako po ay nag-cover sa Kongreso ng halos 12 years or 10 to 12 years as reporter sa Kongres. Ngayon lang po nangyari ito na talaga namang sa dami po ng mga tinatalakay sa Kongreso at mga public hearing. Alam niyo yung Kongreso, 3 building na dikit-dikit yan, isang compound. Napakarami po dyan ng mga opisina na pwedeng gawin ng mga public hearing. Doon actually ginagawa ang mga public hearing sa ibang mga panukalang batas. Pero ang ginawa ng Kongreso, doon mismo sa bulwagan ginawa. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, manunood ka. Sa ayaw at sa gusto mo, magpa-participate ka mga congressman kasi sa bulwagan ito ginawa. Hindi katulad doon sa ibang mga kwarto na pwedeng wala yung congressman kung sino-sino lang. So again, VIP treatment po ang binigay ng Kongreso. Inubos yung buong oras para sa ABS-CBN. Para hindi po kayo maligaw, ang ABS-CBN, private sector. Hindi dapat yan pinagkakaabalaan ng ganyan. Nag-expired na ho yung kanilang prangkisa, tapos na. Kung ano ang gusto niya, renewal, na hindi naman pwede kasi nga hao nag-expire na, or bagong batas, problema nila yon. Hindi yun dapat pinoproblema ng Kongreso at Senado. Okay? Isa pa po na isong nababanggit dito ay yung nagkakampihan na sila ngayon. Naggagapangan nga ho para kung sino ang papabor o hindi sa ABS-CBN. Hindi ho yan trabaho ng Kongreso. Dapat ang bawat congressman ay malayang mag-decide kung sino ang kakampihan pagdating ng butuhan, dahil butuhan lang naman yan eh. Ito ho ay political, technical, legal. Hindi po korte ang ating Kongreso at ang mga public hearing dyan sa Kongreso. Diba? Yan po yung
ganyang sitwasyon. Ito pa po yung isang magugulat kayo. Alam niyo yung hon chairman ng isang komite, dalawang komite kasi yung nag-iimbestiga eh. Noong nakaraang hearing nila, tinanong pa niya si Mr. Katigbak, presidente ng ABS-CBN, kung kailan available para ma-iset yung kanilang public hearing. Again, VIP na naman. Alam niyo bakit? Ang nagde-decide ng kanilang public hearing, dapat komite. Dapat committee chairman. Bakit mo tatanungin yung ABS-CBN kung kailan available para mag-attend ng hearing? Dapat hindi ganon. Dapat mag-decide ang chairman kung kailan ang hearing. Bahala ka, Mr. ABS-CBN, kung kailan ka pwede, dapat ikaw mag-adjust. Dumating ka sa hearing. Diba? Ang linaw. Ah? Lahat ibinibigay ang pabor sa ABS-CBN. Ito po yung panghuli. Diba? Sabi po ni Mr. Katigbak, 70 million ng mga Pilipino ang nawalan dahil nasara sila. Okay, karapatan yung sabihin yun. Sarili nilang paniniwala yun eh. Pero ito hong 2 days ago, merong isang kongresista ng taga Laguna na dating taga ABS-CBN. Aba, ang sabi niya, hindi 70 million, katunayan 80 million. Wow! Ano yun? Ah? Sa halip na magtaka ka doon sa sinabi ng management na 70 million ang nawalan Pilipino, dahil nawala sila, ngayon dinagdagan mo pa ng 10 million. Ano yun? Ikaw ba ay congressman ng Laguna? O congressman ka ng ABS-CBN? Again, VIP treatment po ang dating ng mga ginagawa nila. Okay, dumako tayo sa Senado. Kaya nadami ang Senado. Ang Senado naman, sa ilalim po ng mga batas, hindi pwedeng mag-hearing o mag-tackle ng anumang panukalang batas sa Senado, lalo na yung franchise issue, kung wala pang naaaproban ng first, second, and third reading sa Kongreso. Dahil under the law, tatapusin muna sa Kongreso hanggang third reading, ipapasa sa Senado, magpapal sila ng counter-proposed bill bago nila talakayin hanggang umabot sa komite. Pero ang ginawa ng Senado, wala pa yung proposed bill, wala pa silang tinatanggap na panukalang batas mula sa Kongreso, nakakadalawang hearing na po sila in favor of ABS-CBN again. Ayan po ang ating Philippine Congress. Senado at Kongreso. Bahala na po kayo. Mag-analisa niyan at magtingin sa balitang yan. Tinututukan ko po ito at pinapaliwanag ko sa inyo para may idea po kayo. After all, tayo po ang nagpapasweldo at gumagastos sa Philippine Congress. Kaya may karapatan kayong mga Pilipino, tayong lahat, lalo na ang OFW, na abangan ang nangyayaring ito. Okay, hanggang dyan na lang muna po. Salamat po sa inyong pagtutok. Ang inyong pong lingkod, si Mike Abi po ito. Sa isyong yan, dyan sa Kongreso at sa isang pribadong company or corporation. Yon, welcome back mga boss. So, sa palagay niyo mga boss, meron nga bang VIP treatment ang ABS-CBN sa Kongreso? Well, as per the news, meron, di ba? So anyway mga boss, dito natin tatapusin ang vlog natin. And please, if you are new to this channel, huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And if you want to follow me on social media, ilalagay ko lang dito sa gilid. Yan o, you can follow me. So follow me, like, whatever you wanna do. Wala kang magawa sa buhay mo, pwede mong gawin yon, di ba? So, see you mga boss. Peace.